Ito ang part 3 ng horror series na Baguio Retreat House. Kung hindi nyo pa napapanood ang parts 1 to 2, ililink ko ito sa itaas. Panoorin nyo muna yon bago ito. Sa mga nakapanood na, tuloy na natin ang kwento. Sa dami ng nangyari nung unang araw ng retreat namin, parang gusto ko nang umuwi kaagad sa bahay. Mahirap matanggal sa isip ang nangyari kina Jane at Donna. Ma-appreciate mo tuloy yung bahay mo, kung saan normal ang lahat at alam mong ligtas ka. Kinaumagaan sa retreat house, nagising na kaming lahat at pumunta sa dining hall para mag-almusal. Nagising na rin noon sina Jane at Donna at bumaba sila na akay ng mga best friends nila. Sobrang bigat daw kasi ng pakiramdam nila at hindi sila makatayo mag-isa dahil parang nabugbog katawan nila sa sakit. Masaya kami na nakakapagsalita na sila ng normal. Pero walang nagtangkang magtanong kung anong naaalala nila sa mga nangyari kagabi. Pagkatapos kumain, nagpatuloy na kami sa mga activities namin sa retreat. Alam niyo na, yun yung mga activity na may mga iyakan kasi nag-uusap-usap kayo ng mga sensitive topics ng mga buhay niyo. So ayun, isa-isa kami noon na nagkwento tungkol sa biggest regrets namin. Si Donna na noon ang nagsasalita at napaka-emosyonal niya nung mga panahon na yun. Sinabi niya sa amin na ang pinakamalaking paghihinayang niya ay yung hindi daw siya sapat para sa mga magulang niya. Kaya pala napapansin namin na sip-sip talaga siya sa mga teachers namin kasi sabi niya gusto niya na matataas ang grades niya para maging masaya yung mga magulang niya na anak nila si Donna. Hindi namin alam na may ganun pala siyang pinagdadaanan. Umiiyak talaga si Donna nung session na yun. Isa pa yung activity na yun sa nakakapagpabigat ng pakiramdam. Puro iyakan kasi. Pero in a way, napaka-freeing din na nalalabas mo yung mga mabibigat na saloobin na matagal mo nang dinadala. Pagkatapos ng activity na yun, nagpasama si Donna kay Pepper sa CR. Habang kami naman, kanya-kanya na nag-uusap. Yung iba nagsibalik na sa kwarto nila. Maya-maya pa, may narinig kaming sumisigaw at tumatakbo palabas ng dining hall. Tumakbo din kami kaagad para i-check kung anong nangyayari. Pagdating namin, doon namin nakita si Pepper. Umiiyak siya habang nakatingin sa walang malay na si Donna na noon ay nakahiga sa sahig. Ang sabi ni Pepper, salitan daw sila gumagamit ng maliit na CR doon. Nung tapos na daw siya at lumabas na sa CR, nakita niya na lang si Donna na nakahandusay at walang malay. Dahil sa nangyari, dinala namin si Donna sa kwarto niya at inihiga doon. Nagpatuloy ang mga activities namin nung araw na yon at wala si Donna. Natulog siya buong araw hanggang gabi. Kinabukasan, pangatlong araw na namin noon sa retreat house at last session na din namin. Nagtipon-tipon kami sa hall. Pansin namin na nagbalik na ang dating sigla ni Jane at pati si Donna ay okay na rin. As usual, bago magsimula ang activities, kailangan muna ng attendance check. Inisa-isang tawagin ang mga pangalan at doon, napansin namin na wala pala si Pepper dun sa hall. Hinanap namin si Pepper sa mga kwarto, sa mga CR, pati sa dining hall. Pero hindi namin siya makita sa loob ng retreat house. Lumabas kami at nagpatuloy sa paghahanap. Pagpunta namin sa garden, nakita na namin doon si Pepper. Naabutan namin siyang nakatayo sa isang malaking puno. Ang sabi ng isa kong classmate, yun daw yung puno na pinagbabato ng first day namin. Tinatawag namin ang pangalan ni Pepper, pero wala siyang naririnig. Yung itsura niya noon ay parang lutang. Inalalayan namin siya papunta sa loob at kahit nandun na siya sa hall, ganun pa rin yung itsura niya, yung parang wala sa sarili. Niyuyugyug na namin siya noon para matauhan siya at ayun, medyo naging okay na. Tinanong namin siya kung anong ginagawa niya sa garden at sinabi namin na kanina pa namin siya hinahanap.
Ang sabi niya naman sa amin, hindi niya daw alam bakit siya nasa labas. Ang naaalala niya daw, nasa kwarto lang siya kanina eh. Pagkatapos niya sabihin yun, sabay na natumba si Donna at Jane sa sahig at nangingisay. Sumigaw naman si Pepper ng napakalakas. Naggagulo na naman kami dun sa hall. Yung iba pumunta kay Jane at yung iba naman tumulong kay Donna. Ako naman andun sa adviser namin na pinapahinahon si Pepper. Ang sinisigaw kasi ni Pepper, "Ma'am, ma'am, wala po akong makita." Natakot ako nun sa itsura ni Pepper. Ang mga mata niya kasi dilat na dilat. Pero ang sinasabi niya, wala daw siya makita. Ang dilim-dilim daw at parang may mga naririnig siyang bumubulong sa kanya. Ang sabi naman ng adviser namin, huwag daw pansinin yung mga boses. Sa boses lang daw namin siya makinig. Habang nangyayari yun kay Pepper, patuloy ang pagsigaw ni Jane at Donna. Parang sobra silang nasasaktan. Dumating na noon si Father at yung assistant niya. At ang sabi sa amin, nakapasok na sila. Magmadali kayo. Ipasok niyo si Jane sa kwarto ko. At yung iba, tumulong na hawakan si Donna. Kailangang marinig ni Donna ang mga boses niyo. Nung mga oras na yun, dumating din yung caretaker ng retreat house at lumapit kay Pepper. Ang sabi niya, "Iha, kahit anong mangyari, huwag mong kukunin." Doon na nagsalita si Pepper na may bata daw siyang nakikita at may binibigay sa kanya na laruan. Hinawakan si Pepper ng mahigpit ng adviser namin at pati na rin ng caretaker. Sinasabi ng adviser namin na makinig si Pepper sa boses namin. Ang sabi naman ng caretaker, "Iha, huwag mong tatanggapin. Kapag kinuha mo yan, masasama ka sa kanila." Wala akong magawa nun kundi tingnan ng mga classmates ko na kanya-kanyang pinapahirapan. Pumunta ako kay Donna para i-check siya. Pero nakakatakot na talaga ang nangyayari sa kanya. Umiiyak siya at sumisigaw. Pero ang boses nito ay hindi sa kanya. Isang boses ng matandang babae ang naririnig namin. Pero unlike sa mga boses ng lola natin, madilim at makasalanan ang boses na yun. Sumisigaw ito. Nagmumura. Minumura si Father. Minumura ang Diyos. Minumura ang pagdadasal namin. Pinuntahan ng adviser namin si Donna at nang marinig ang malademonyong bibig nito, sinubukan ng adviser namin na ilagay ang rosary niya sa labi ni Donna. Pinagdudurahan ni Donna ang adviser namin para ilayo ang rosary sa bibig nito. Yung isang classmate namin na aktibo sa simbahan, tinawag ang pangalan ni Donna at nagsimulang magdasal ng Lord's Prayer. Nagsimula ding magdasal ang boses na nasa loob ni Donna. Sinasabayan ang dasal ng classmate namin habang tumatawa-tawa na para bang nang aasar. Nagtayuan ang balahibo ko noon at para bang napako yung paa ko sa lupa sa takot. Akala ko sa pelikula lang yun nangyayari. Pero nung marinig ng sarili kong mga tenga, iba talaga. Napaka-itim na aura ang mararamdaman mo. Matapos nun, ako pati yung ibang mga classmates ko, nakaramdam ng sobrang panlalamig. Ni hindi ko na maramdaman ang mga kamay at paa ko sa lamig, pero pinagpapawisan kami na hindi ko maintindihan. Dahil dun, pinaupo kami at yung classmates namin kumuha ng mga jackets at comforters at ipinatong sa amin. Agad naman kaming pinuntahan ng assistant ni Father at ang sabi sa amin, "Sir, please magdasal kayo ng sarili niyong dasal at hawakan niyo ng maigi ang rosaryo niyo." Nabalot na ako ng takot noon at nagsimulang magdasal. Inaamin ko kahit nasa Catholic school ako, hindi talaga ako madasalin na tao. Pero sa mga oras na yun, nagdasal ako. Mataimtim na dasal. Kasi walang ibang makakatulong sa akin. Kinausap ko ang Diyos at humingi sa Kanya ng tulong. At sa pagdadasal ko, nawala ang kaba sa dibdib ko. Para bang dahan-dahang naging kalmado ang mabilis na tibok ng puso ko. Naramdaman ko sa panahon na yun, naligtas na ako. Hindi nagtagal, nawala ang panlalamig ko. At naramdaman ko na ang init na galing sa pinagpatong-patong na limang comforter sa katawan ko.
Pagkatapos ng nangyari sa amin, nakita kong inilabas si Jane sa kwarto ni Father. Sumunod naman si Donna. At pagkatapos ay si Pepper. Hindi ko na nakita kung anong nangyari dun sa kwarto. Pero pagkalabas nila dun, mukhang maayos na sila. Nagtipon-tipon kaming lahat para sa final session with Father. At pagkatapos nun, pinag-ayos na kami ng gamit kasi maya-maya lang dadating na yung sundo namin na sasakyan. So ayun, inayos na namin yung mga luggage namin tapos nagtipon-tipon ulit para sa picture. Pinauna na namin sina Jane at Donna sa bus para makapagpahinga na sila habang kami naman ay nag-picture pa ng ilang beses. Siyempre hindi naman mawawala yun. Nung tapos na yung picturean at papunta na kami sa bus, nakita namin na bumaba si Donna sa bus at tumatakbo na lumapit sa amin. Hinawakan niya si Kate sa braso at ang sabi niya, huwag daw sasakay sa bus kasi naghihintay daw sila doon. Natulala nun si Kate at biglang napahagulhol. Tumatakbo din kami noon papunta sa kanila at pagkarating namin, tinanong namin si Kate kung anong nangyayari, bakit siya umiiyak. Ang sabi niya, pagkahawak daw ni Donna sa kanya, nakita niya yung itim na babae na nakita niya sa likod ni Jane nung first day. Nakikita niya din daw yun sa fire exit. At ngayon, nakikita niya yung itim na babae sa loob ng bus na para bang naghihintay. Maraming salamat sa pakikinig. Please like and subscribe para updated ka sa mga bagong videos. Pwede kayong mag-send ng inyong kwento sa philippinetales@gmail.com o kaya naman sa Facebook page natin. Yung mga links nasa description box. Para sa mga shoutouts, comment lang kayo sa baba. Maraming salamat ulit.